Magandang 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 buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panibago namang vlog! Vlog ni Mitchikoi and good afternoon! So ito po actually ay part 2. Part 2 nung una nating vlog about Pinoy Tinapay. Part 2 po natin ay yung pong iba pang tinapay, no? Diba? Laks kumain, diba? Ang daming tinapay na in-order. Okay, so dito po kasi kami sa Rigay. And since dahil nasa Hawali po yung bakery na yon ng ating kamamshi, di po talaga ako makagawa ng paraan na makarating po doon, ano, isingit, no? But promise, no, one time, papasyalan po talaga natin yung Pinoy tinapay. So, ang next natin na susubukan, ito po, actually, natuwa po ako dito, no? Kasi, nakita ko po to, hatiin na natin, no? Nakita ko po to actually sa post po ng isang kababayan din natin, no? Pero, not from their bake shop. Sa iba po. So, natikman ko siya, okay naman siya, masarap naman siya. Kaya po, expectation ko, nung umorder po ako ng ube pandesal sa Pinoy Tinapay, is ganun din po expectation ko. Kaya nagulat po ako kanina, noong kumain po ako ng isa, eh ito po ang nakita ko. Ayan. Nakikita niyo po ba yan? Meron po siyang ube filling plus ayun po yung cheese. Kasi yung last, time na natikman ko po na ube pandesal is cheese lang po ang naandoon. Cheese lang po yung meron. Tapos, eto po, ube pandesal. Pero, eto po kasi, just look at this one. Meron po siyang ube filling. Okay? So, pakita na natin. Inggitin na natin kayo, no? Mmm. Mmm. Eto, no need for pa naman. Kasi, may pa naman na po talaga siya. Okay, ba tayo ang ginagawa natin sa pandesal? Noong ordinary pandesal, bubuksan, tapos papalamanan. O kaya, isasusosak. Ako po ang gawa ko sa pandesal kasi sinasusok ko siya sa peanut butter. Hindi ko pinapalaman ang ginagawa ko. Sinasusok ko sa peanut butter. Nag-order din po tayo ng Spanish bread. Pero naubos na agad. Pinaon po kasi ng anak ko. Tapos, kinain niya na kaagad. Hindi natin na fill up. Okay. So, next naman po, ang ating titikman ay ito pong, tadaan! Ito po ay asado bread. Asado pandesal, nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung tawag. I-correct na lang po natin yan. Basta, asado pandesal. Okay, so ayan po yung itsura niya, yung ibabaw niya, mga pandesal, no? Pero sa ilalim, parang cupcake. Meron din po ako natikman na ganito, pero hindi po asado ang tawag sa kanya. Pero ang itsura po nung una ko natikman, not from Pinoy Tinapay, ganito po talaga itsura niya, yung pampandesal na itsura. Kasi ito po kakaiba. So, ang itsura po nito kasi, yung ibabaw niya, you know, pag nakita mo sa ibaba, pag ganyan mo tinignan, para siya talagang pandesal lang, napabilog, no? Pero pag ginanyan mo na siya, para siyang cupcake, di ba? So, by the way, meron din po silang plain pandesal. Malalaki po yung pandesal nila. 8 pieces for 500 fills. Huwag nyo na rin po tanongin kung nasa na, kasi ubos na po siya agad. Sinawso na siya sa kape. Sa Ali Cafe, yung French roast na kape. So, ang gagawin po natin is, hahatiin natin. Okay. So, ayan. Cut into two na po, and ayan po yung loob niya. Okay, so, in fairness, ayan po, kung titignan niyo sa ano, marami pong laman. Okay? Ayan o. Mm. Don't call it asado. Mmm! Teka. Hindi. Totoo, asado nga talaga to. Kaya iba, kaya tamang, asado talagang pangalan. Kasi isa na tikman ko, hindi asado ang tawag. We will not mention it, okay?
Pero eto kasi, kaya pala siya asado ang tawag. Kasi asado po talaga yung lasa niya. Actually, ito gustong-gusto po ng hubby ko. Nagtabi na siya ng pambaon. Nagtabi na siya ng pambaon bukas. Sabi ko, tirahan niya ako kasi magpipilag ako. Sarap siya. Sarap po siya. Okay, isa po. Sa totoo lang, hindi po ako yung kagaya ng iba na porke kaibigan, porke kakilala. Okay, sige, sabihin ko, masarap. Ganyan, hindi po. Kung hindi bagay sa iyo yung damit, sasabihin ko, hindi bagay sa iyo yung damit. Kung hindi nakakatuwa yung inarte mo, sabihin ko talaga, hindi nakakatuwa yung inarte mo. Kung hindi masarap yung luto mo, sabihin ko talaga, hindi masarap. O kaya, sabihin ko, masarap siya pero hindi ako kumakain yan. Kaya huwag mo akong ipilit na pakainin yan. So, ito po, masasabi ko po, ilan na po yung natikman natin? I can say na, thumbs up, it's worth a try, no? Kung you haven't tried yung Pinoy tinapay nila, lalo na po sa mga naansyam po nakatira sa Hawali area or Salmiya area, and lalo na kung may sasakyan po kayo, drop by to check for yourself. Para matikman nyo po, no? Napakaganda po kasi talaga. Ako po, I'm always telling that. Suportahan po natin lahat ng mga kababayan po natin pumapasok po sa mga ganitong ventures, no? Kahit na hindi tinapay or kung beauty products or whatever, but suportahan natin. Gamitin po muna natin. Kagayon to, kainin po muna natin. Suportahan natin, di ba? Kasi mahirap naman pong what do you call this one? Yung i-market mo rin siya tapos hindi ka naman pala nasasarapan, di ba? Basta ganun lang po. Kaya kasi like for example, meron po akong nabili nagtakam po ako sa barbecue, no. So ngayon dahil nagtakam ako sa barbecue, naghanap kami ng barbecue. Yung gusto kong bibilhan ng barbecue wala siyang available. Kasi alam ko talagang masarap yung barbecue doon. So ngayon, nakahanap ako ng ibang bibilhan ng barbecue. Bumili ako. Hindi masarap. So hindi ko po na-post yung... Hindi po ako nakapag... Hindi ko po talaga siya na i-vlog. Kasi ayoko naman pong i-post siya na, ito masarap, bala, bala, ganyan. Kahit hindi naman talaga masarap. So ito po. Ayan po yung Facebook page nila. Mag-message lang po kayo dyan. Ang lalagay po natin yung mobile number nila dito. Pwede po kayo mag-PM para kung gusto niyo po magpa-deliver. Lalo na po ngayon, no, na naka-lockdown po tayo. I-try nyo po. Ako na nagsasabi sa inyo. So, yun naman po. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. Ting! I-click nyo rin po yung maliit na kalimbang. Ting-ing-ing-ing-ing. So that you will be notified in case I have a new vlog like this. So, magandang buhay! And God bless us all.